So ngayon guys, update dito sa ating account kay Binance. So right now guys, we're losing around 50 to 60,000 just 24 hours ngayon. So ano ba yung nangyari? So alamin natin inside this video kung bakit bumaba ako or talo tayo ng 60,000 o siguro mga 50 to 60,000 today. Ano ba yung nangyari? And baka gusto nyong malaman kung ano yung gagawin ko kapag ganito na yung mangyayari dito sa ating account. So panoorin nyo yung video hanggang sa dulo at ipapakita ko sa inyo ano ba yung mga ginagawa ko kapag katulad nito 60,000 in just one day. Ang gagawin ko ba ay maglulupasay na tayo. So panoorin nyo yung video. What's up guys? Welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, and investment, cryptocurrencies, at iba't iba pa. If you are interested sa mga ganong klase ng mga content, please consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago kong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na yung like, i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online or internet. So, wag na nating patagalin guys. Let's go! So guys, balik tayo dito sa Binance account. So ngayon guys, kung wala ka pang Binance account, ay mag-create ka ng account dyan sa description yung link. Click nyo po yung link para makapag-create kayo ng account dito sa Binance. Ito ay yung most safest, most pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At ito yung number one na pinagkakatiwalaan ng lahat ng mga traders at mga investors pagdating sa kanilang account. So ito yung may pinakamalaking asset, okay, dito po sa Binance. Kaya mag-create na kayo ng account. Now guys, ang nangyari sa account natin, okay, ang tawag namin ngayon ay red days or nagbe-bear market. So makikita nyo, ito yung mga markets, yung mga spot holdings natin. Ethereum, which is yung may pinakamalaking asset natin, is down by 7 or 8%. Sabihin mo na lang, Filecoin down by 9%. Yan, kadena, bumili ako ng kadena, 7%. So lahat ng binili natin cryptocurrency ay down. BNB down ng 7%. Nano, 6%. Burger, 7% in just 24 hours. So, ano nangyari? Okay, so, yung iba, kaya, so, you have to do your own research. Napakahalaga yan, guys, kapag nandito kayo sa cryptocurrency. Ang nangyayari dyan sa iba, ang nangyayari na kapag ganyan yung account nila, wala silang ibang gagawin, kundi sisihin yung ibang tao. Yan yung ginagawa ng iba. Katulad ko, may mga nagme-message sa akin na kasalanan ko daw kasi bakit daw ako gumawa ng tutorial kung paano mag-create na account kay Binance. Wala akong kasalanan dun guys. Ang gagawin nyo lang dapat ay magkaroon kayo ng sarili nyong pag-aaral o pag-research sa lahat ng cryptocurrency na hawak nyo. Kasi bakit? Ikaw din ang magbe-benefits at ikaw din yung maglo-loss. So ako, okay, so ito yung nakita ko. Pumunta ako dito sa coin market cap. Okay, so now guys, down by, okay, so buong market cap, ibig sabihin, buong cryptocurrency ay bumaba within 24 hours ng 6.15%. So, anong ibig sabihin yan? So, walang, di ba, may mga tumataas pero majority, okay, buong market is bumaba. So, naging 943 billion na lang po yung market cap globally ng cryptocurrency. Okay, so, may mga balibalita, it's because sobrang taas. Okay, ito yung isa sa mga dahilan na alam ko na aking, so based on my research lang guys ha, napakataas kasi ngayon yung price ng USD o yung price ng US dollar against any foreign currency. Parang ganon. Or yun yung akin ha, lalong-lalo peso, di ba? Before guys, 47 pesos lang ang isang dolyar. Ngayon, 57. Okay, check natin dito sa ating Google kung magkano ngayon yung as of now na price ng USD against peso para makita natin. Kapag ganyan kasi guys, yan guys, oh, 57.330. Alam nyo, isipin nyo yan guys. Oh.
Okay, so sabihin na lang natin na 1 year para makita natin. Grabe oh. Okay, last year is 50 lang. 49, naglalaro siya ng 49. Right now is 57. Ang nangyayari kasi kapag ganyan, mga investors or mga whales, eh, yung pera nila nandyan na sa US dollar muna. Kasi bakit? Kasi any, di ba, any foreign currency ay mas mataas, mas maraming bumibili. Okay? Kaya yung pera nila lumilipat muna sa ganito. Kaya yung pera siguro nila dito sa cryptocurrency na, limaw, Ethereum, nag-change muna sila. Ibig sabihin, binebenta nila muna itong mga cryptocurrency holdings nila for USDT or US dollar. Kasi yung titignan mo ngayon dito sa, pati dito sa P2P trading, napakasarap magbenta ng cryptocurrency ngayon. Bakit? Tingnan mo ha, kahit stablecoin yan, pwede mong ibenta. So, ibebenta natin, halimbawa, ibebenta nyo ngayon yung aking, sabihin na lang natin na meron akong stablecoin last year, na which is yung risk niya mas mababa. Kasi bakit? Hindi nagpa-fluctuate yung price ng stablecoin, which is ang stablecoin dito sa Binance, BUSD, USDT Tether, USDC, yung US dollar coin. Okay, so yan yung mga yan. Eh, medyo less yung risk at pwede silang ibenta ngayon kung magkano yung... Ito guys, oh. Okay, so pwede nilang ibenta ngayon. Magbebenta ako ngayon ng cryptocurrency sana. Halimbawa, meron akong USDC or USDT. Ibebenta ko ngayon, napakalaki yung price niya. Kikitain ko. Kikita na ako, wala pa to. Okay? You can sell your crypto or your USDT for $57.26. 'Di ba? Ang laki kung nag-hold lang ako ng stablecoin noon. Okay, 'yan yung isang dahilan kung bakit bumababa yung crypto ka. 'Yan yung alam ko lang ha, marami pang ibang mga factor. Marami, iba't iba yung factor. If you can check, pwede niyo i-check sa Twitter kung may mga news dito about cryptocurrency or Bitcoin. So, to guys, so may trending pa lang ngayon, Bitcoin crash. Kasi napakatagal na siya, napakatagal na ni Bitcoin dito sa naglalaro ng 18 hanggang 20. Ito guys, so strong support of 10k sabi nila. Ito yung sa nakikita nila, bababa daw si Bitcoin ng $10,000, which is 500,000. Okay, ito 'yon. Ito yung chart nila. If you want to check this one, punta lang kayo sa Twitter and then nandito trending ngayon dito sa Twitter yung pagbaba daw ng Bitcoin. At ang support, pag sinabing support, ito yung nasa baba niya, 10,000 yung support. Pag yan natuloy, eh, maraming mga magsisibentahan kung natuloy yan. Pero, ambaga, tingin pa lang nila naman yan. Opinion lang nila, pwedeng may mangyari, maraming mangyayari pa. Okay, kung bababa yan ng 10,000, malamang maraming magsisibilihan at marami... at malaki yung itataas niya. Kasi ito yung support. Pag sinabi yung support, ito yun. Okay, ito yung pinakamataas. Ito yung support niya. Okay, ito yung strong support to. O kaya ito, pwede rin itong 18 na sa support siya ngayon. Okay, ng 18,000. So, pag yan, nag-breakout niya yung support ng bababa pa siya. So, ang next na support is ito na nga, yung 10,000, which is 500,000 na lang ang isang Bitcoin. Okay, so sa mga investors, yan yung pagkakataon nila para bumili. Pero sa mga hindi nag-research, nagsisibentahan na sila. Or pwede rin gagawin nyo, para hindi kayo mahirapan din, pwede kayong mag-stop loss. Pwede nyo nang, kung sa tingin nyo bababa pa ng 10,000, edi isell nyo na ngayon, let's say 18,000. Pag bumaba siya ng 10,000, edi mag-buy back pa kayo. Tayo, and then pag tumas ulit, edi may profit din. So sa tingin nyo, depende rin yon. Aralin nyo muna. Kung mahilig kayong mag-chart, eh, pwede kayong mag-chart. So, pero ngayon, hindi ako masyadong nag-charting. Kasi, sa intelligent investor, hindi sila nag-charting. Okay? Pero maganda rin yung basis nun. If you are traders, kailangan nyo mag-chart. Pag-aralan nyo yung chart. Yung papaano, yung mag-buy low, sell high, or yung pagtaas, magbaba. Pero kapag ikaw ay tinatawag nilang investor, ay aralin mo lang yung fundamental niya or yung foundation niya. Okay, yung fundamental na analysis niya or foundation. Okay, alam mo na yun kung ano ba yung potential nitong cryptocurrency na yun. Tokenomics, yun yung mga inaaral mo. And syempre, yung website nila, tignan mo din. Pero tayo guys, sa akin ha, on my opinion, kahit bumaba yan, sa akin nakaredy ako kasi long term naman yung hawak ko. So ito yung atin, ito yung overview ng ating cryptocurrency. So Ethereum kasi ngayon, kasi meron akong inaabangan. Pero pwedeng mangyari kasi ang transition ngayon ng from proof of work to proof of stake dito sa Ethereum, merong mangyari yan. Pwedeng bagsak yung presyo or pwedeng mag-pump yung presyo. Okay?
So, yan yung tinitignan ko, kaya bumili na ako ng aking Ethereum. Pag bumagsak yan, i-hold lang natin. So, ang ginagawa ng iba kasi, habang bumababa ng bumababa yung presyo, red days, ang ginagawa nila, pinagmamasdan nila, wrong yung ginagawa ng iba na ganun. Kasi once na tinitignan mo, matutokso ka, magbenta ka. Kahit loss na magbenta ka. Pero kung magbabuyback ka din, may plano kang magbuyback kapag bumaba na siya or na-reach niya yung support, yung strong support na 10,000, edi sa Bitcoin, eh magbuyback ka, okay yon. Pero kung wala kang plano, binenta mo na yung pangalan nito, yung cryptocurrency mo and then hindi ka na nag-cryptocurrency, eh, talo ka na. Tinanggap mo na yun na talo. Pero kung ikaw yung nag-buyback ka ulit, halimbawa, mag-cut loss ka na ng 5% to 15% to 20% and then magbabuyback ka and then tataas ng 50%, edi meron ka pa rin profit na 20%. May mga strategy na ganun. Okay, lahat naman mayroong strategy. Pero right now ako, for myself, sa sarili ko, hindi ko muna ibebenta yung aking mga cryptocurrency kasi i-hold ko yan for long term. Okay, so ang baliktad nga, I'm still buying. Bumibili pa ako. Okay, instead na selling, I'm buying. Bumibili ako ng bumibili ngayon. Okay, so kaya naglagay ako ng auto-invest para hindi ko na iisipin kung kailan ang magbibili. Basta't daily bumibili ako ng cryptocurrency na iba't iba. Meron akong 6 na cryptocurrency na binibili daily. $7 daily sa bawat isa sa kanila. Yung isa, $15. Ito yon sa auto-invest. Kung hindi nyo pa paano, alam paano gamitin itong Binance, meron akong tutorial. And gagawa ako ng mga tutorial pala guys about yung phone setup. So gagawa ako ng maraming tutorials gamit yung Binance, yung cellphone yung aking gagamitin for tutorials. Paano gamitin lahat ng mga feature na meron dito. And syempre, ituturo ko na rin yung mga tips na alam ko para lumago pa yung pera nyo. Okay? Yan yung aking ma-share in this video. Guys, if you have questions, feel free na mag-comment kayo dyan sa comment box. Okay, so may mga mag-research kayo kung ano nangyayari dito sa... Ako, medyo limit lang yung mga research ko. Nanonood din ako sa YouTube yung mga sila Bitboy, yung mga about sa cryptocurrency content. Nanonood din ako sa YouTube sa kanila. Sa kanilang Twitter, pinag-aaralan ko rin. At ano man yung mangyari, dapat you are fully responsible sa action mo. Yung iba kasi, kaya nagkakaroon ng problema kasi every action na ginagawa nila is isisisi nila sa ibang tao, which is wrong. Okay, you will not learn sa ganung strategy mo. Okay? Kasi bakit? Pag isinisi mo taas sa tao, hindi ka na matututo sa kanila eh. Matututo ka sa sarili mong karanasan. Okay, ito. So guys, if you watch this video hanggang sa part na to, okay lang ba na pakitype naman dyan yung wallet overview sa comment box? Ibig sabihin, nakarating kayo sa part na to. At pakitype na rin yung Pinoy Influencer Fools. Okay? So thanks for watching and see you on my next videos. Thanks and bye-bye!